Kaya ikaw na lang interviewin ko. Anong nangyari dito? So, pati ako rin. Nagpipicture. Di rin nakinig. This is my first time to go. I'm first time dito. Yes, that's why. Me also. It's your first time, really? Wow, Ate. So, may picture ka na pareho tayo naman. Here, Ate. Here, tatalo na lang ako yata. So we're gonna give you some details mamaya sa Mitsubing Wak. Pagkatapos nun, we will go directly to Nahal Zohar. And I call this place as the Valley of Merakel. So I'm gonna let you know mamaya kung bakit ko siya tinatawag na Valley of Merakel. Pagkatapos nun, we will go to Sodom. And kung may Valley of Merakel, this is the city of God's judgment naman yung Sodom. So I'm giving you the codes mga kapatid for our biblical education, ano? And then pagkatapos noon, so we will be spending a wonderful time in Dead Sea sa mass room formations. And then finally pagkatapos natin sa Dead Sea, we're going to the best panoramic view of Judean Hills. So this will be our destinations today. Sige, share your kape-kape. Okay, so be ready mga habibi. Bababa na po tayo, okay? Laki ng kinalaman ng lugar na ito sa buhay ng mga Israelites noong panahon ni Moses. This place in the Old Testament time, this is called Hurma. So yung mga tao dito na naniniraan, yung mga Canaanites at saka Malachites, nakipaglaban sila sa mga Israelites na matitigas ang ulo. At anong nangyari? To make the long story short, nagapi yung mga Israelites at ito ang isa sa naging kauna-unang pagkatalo nila dito sa mga Canaanites and Amalekites. Now, ano yung practical lesson nating matutunan dito? Unang-una, if you are under the curse of disobedience, hindi ka magka-prosper sa iyong gagawin. Pangalawa mga kapatid, if you are not obeying your leader, that means trouble. Ang pangatlo na lesson natin matutunan dito, ano? Ito mga kapatid, napaka-simple lang. Ang sabi ni Moses, the Lord is not with you. If God is not with you, if God is not abiding with you, mga kapatid, yun ang isa sa pinakamalungkot na bagay uyugto ng buhay mo, yung hindi mo kasama ang Panginoong Diyos. Alam mo, sa buhay natin, kapag kasama mo ang Panginoong Diyos, kapag ang Diyos ay laging na rin sa'yo, kahit saan ka pumunta, magpa-prosper ka. Kahit saan ka pumaroon, hindi ka pababayan ng Panginoong Diyos. So ito, last. Pagkatapos dito, pagkatapos silang matalo ng mga Amalekites at Canaanites, ano nangyari? So let's move on sa chapter 21, apat lang na talata ito. Ano na nangyari? So ayun, iyak-iyak sila sa Panginoong Diyos. Lumapit sila kay Moses. Moses, ilapit mo kami sa Diyos. Ihingi mo kami ng tawad. Narealize sila na sila ay nagkamali at sumuway sa Panginoong Diyos. Hello.
Okay. So itong mga kasama namin ngayon. So this is my first time here. For us, tour leaders, it's really hard for us to capture good videos. If you want busy. To make a proper. We are busy taking care of the people. Them. If taking want photos. To do nice shots, we need to be alone. Yeah, you are the one, right? Yeah. We talk, right? So, team outside. What's your name? Meryl's World, right? Yes, Meryl's World. Isha, yes? Isha. Isha, Isha? Isha. Isha. Yeah, it's Isha. So it's Isha. Hi. And she's a... Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah. It's been 6 years. Yeah, it's already. 24. Yeah, something like 24. Mm-hmm. Yeah. So you're so young when you went to work. Mm-hmm. You spent your... I came here, actually the main reason is my mom was here before. Ah. So that's why, that was the most reason. Yeah. Why you came here. Reason. That's why I'm here. Otherwise... Mm-hmm. Where is your mom now? Now she's back to Nepal.